Noong nakaraang araw, ako ay nakagawa ng tutorial video kung paano ang proseso sa digital TIN ID sa mga may existing TIN. At sa pagka-upload ko dito sa YouTube, may isang nagtanong sa akin, si Sir Gilbert Namuwag, na ako ay gagawa ulit ng tutorial video sa mga walang TIN number at saka TIN ID. At lalong-lalo na sa mga unemployed at saka mga estudyante. I just want to make it sure po na kung ikaw ay isang estudyante na nagbabalak na kukuha or mag-process ng digital TIN ID, ikaw po ay dapat 18 years old pataas. At yan ang aking ibigay sa inyo ngayon na content. At bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Minosatanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito, mag-comment ka if may katanungan ka pa na gusto mong ipasagot sa akin, at kung naintindihan mo ang video kong ito, just comment appreciation post or comment. At kung may kakilala ka na hindi pa alam na mayroon ganitong proseso na pwede na palang kumuha ng digital TIN ID, what I mean digital kasi online na siya kunin, hindi ka na pupunta pa doon sa office sa kung saan pinakamalapit na BIR sa inyo, at kinakailangan lang ninyong i-download kasi yung downloaded na TIN ID at yung nakikita natin or nakakuha ka ng TIN ID noon, pareho po sila valid ID. So huwag kang mag-alala dahil pwede mo yung magamit, pwede mo yung i-print kahit saan mo i-print. Basta matapos mo lang ang proseso na ito. At kung nais mo natulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. And kung nais mo na maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At kung may nais ka pa ng mga content na kagaya nito, marami akong nagawa dyan sa baba. Just scroll down sa mga videos ko dahil napaka-informative nun. Nasanay makatulong yun sa inyo. At ngayon, pupunta na tayo, dadako na tayo sa tutorial. Iniisa-isa ko ito nang sa gayon, meron kayong ideya kung ano yung dapat ninyong gawin. Pwede kayong mag-process nito through your phones and pwede nyong gamitin din through computer or laptop. So kung saan kayo hiyang, saan mas accessible sa inyo or mas madali sa inyong i-process ito. So, huwag ka nang magdalawang isipan na sundan ang procedure na ito. Halina't samahan niyo ako. Ngayon, gawin na natin ang tutorial video. Una, hanapin natin ang browser, Google Chrome or Safari. Ano bang pinaka-accessible na search engine sa inyo? At saka i-search natin ang BIR Online. At marami tayong makitang website sa BIR na pwede natin gawin ang transaction, pero nakabilong sa atin sa e-services ang Orus. So click natin ang e-services, at ang gagawin natin is scroll down lang natin at hanapin natin yung Orus. Actually, napakaraming pwede natin gawin na transaction dito sa BIR.gov.ph na website. So, ang gagawin natin kapag nakita na natin is i-click natin. And pasensya na, medyo mahina yung internet ko ng konti. Pero perseverance is the key. Ayan. At welcome to BIR Orus or online registration app the system. So ito yung mukha, and kung gusto niyo basahin ko anong ibig sabihin ng Orus, ito ay isang web-based that provides end-to-end process of registration of taxpayers updating their taxes. So click natin yung new registration at as an individual. So ang gagawin natin is scroll down lang natin, hanapin natin yung create an account. Ayan. So click natin ang create an account. Ayan. At saka hintayin natin na maglo-load, at basahin nyo kung gusto nyo basahin ang terms and condition, pero ayaw kong patagalin kasi mapapalo naman ako ni YouTube. So ang gagawin natin is i-check natin yung circle na box. Ano daw circle na box? At saka click natin ang agree, maproceed tayo sa next process. So dito, click natin ang taxpayer at saka without existing TIN, at may attention na ating babasahin. Attention!
I understand that by selecting the without existing teen option, I declare that I or the person, whether natural or juridical, does not have an existing taxpayer identification number or TIN registered with the BIR. I understand that any person who acquires more than one TIN shall be criminally liable under the provisions of Section 275 of the National Internal Revenue Code or NIRC as amended and shall be imposed a fine of 1,000 pesos for every TIN acquired in excess of fine. So bawal, sobrang TIN ang iyong ipoprocess. Dapat isa lang po. Kung naintindihan mo, ang gagawin mo kasunod is i-click yung I agree. After natin maklik ang I agree, so punta tayo sa user type transaction. Scroll down natin, hanapin natin ang Get TIN for Filipino Citizen. Click natin yan at saka i-okay. Huwag natin i-dismiss. So click natin at saka i-okay. Sa baba, taxpayer type, i-click natin ang Executive Order Number 98. Ayan, at saka i-okay natin. And yun, meron siyang ano, ilagay mo yung first name mo, lahat ng detalyeng kinakailangan, middle name, last name, suffix, date of birth, civil status, gender, email. At saka sa email, may nakasaad dito na sulat. So, babasahin natin. Attention! The permanent email address of the taxpayer should be used during registration. So, kung tayo ay mag-register dito, kinakailangan yung gagamitin natin na email is active at yun talaga yung gagamitin natin dito sa ORUS. The designation of taxpayer's official and permanent email address is mandatory. Yun, active at kinakailang ginagamit mo. It shall be used as an additional manner of serving BIR orders, notices, letters, and other processes communication to the taxpayer. Service through this official email address shall be presumed valid unless the taxpayer notifies the BIR of any change thereof by updating his or her and its registration information with the BIR. So, click natin ang I acknowledge. Pagkatapos niya, lagay tayo ng password, confirm password, click ang I'm not a robot. And after clicking the I'm not a robot, so click na natin ang register. After mo click ang register, merong ganitong message na mag-send sila ng email sa link. And please validate your email by clicking the link. So, kinakailangan i-click mo yan. At kung wala ka rin natanggap na email, so pwede mong i-resend OTP link. At kung may natanggap ka na email, actually, kinakailangan mong i-check ang iyong email regularly. Kapag natanggap mo na ang email ni ORUS, so ang gagawin mo is hanapin mo yung verify your account and mapupunta ka sa next, which is magko-congratulate. Ito yung kalabasan. At ayan, congratulations. You have successfully created an account. Please log in to continue. Ayan, okay. So, ito ang gagawin natin is ilagay natin ang ating email, yung kanina na nilagay natin sa pag-register at saka yung password. At i-click natin ang I am not a robot. And meron yung lalabas na i-click mo yung kung ano yung dapat mong i-click. At saka, pagkatapos nyan is i-click mo yung log in. So, pagkatapos nito guys, wala pa talaga kayong makukuha na TIN ID dahil wala pa tayong TIN number. So, ang gagawin natin, after mong mag-create ng ORUS, balik ka ulit sa new registration at saka click mo ang as an individual. Then, sa lower right side, click mo yung fill up registration form ng 1904. So, kinakailangan lahat ng detalye na hiningi doon sa form na iyon ay iyong ibigay at isulat ng tama at i-verify mo ng tama hanggang sa may ma-receive kang email from BIR sa iyong application na nasubmit
and for review and evaluation, and kinakailangan ka pong magantay ng 3 days. So after 3 days, kapag may approval na at may TIN ka na or TIN number ka na, then i-access mo yung generate digital TIN ID. And also, sabi ni BIR, kapag wala kang valid ID, pwede mong magamit ang birth cert mo or NBI clearance, pero nakadepende sa RDO kung i-approve nila ang iyong mga proof of identities. Mayroon nagtanong sa akin, sir, umabot na ako ng 3 days, 4 days, 5, pero hindi pa ako nakatanggap ng email galing sa RDO sa aking concern. So ano po ba yung nangyari? Ano po yung mai-advise nyo sa amin? Ganito kasi yon. Yung RDO office staffs and personnel na sila yung mga in authority na magbigay ng email, siguro nakadepende yun sa responses at sa dami yung mga concern na binigay sa kanila. Una-una, napakaraming mga tao nag-i-email, no? So sa amin naman, sa aming RDO office, pag email ko sa kanila, pagka kinabukasan, nag-reply naman agad. Pero sa inyo, kung hindi pa kayo nakatanggap, baka natabunan sa dami pong mga concerns na ini-email sa kanila. So antay-antay lang po talaga. But surely, masasagot po ng RDO office as long as tama po yung pagkaproseso nyo sa inyong ginagawa na transaction sa RDO office or ano yung dapat mong send na concern sa kanila. At this moment, yun po yung proseso sa pagkuha ng digital TIN ID, and I hope na nakatulong yun sa inyo. Ginawa ko po yung best ko para makatulong sa inyo pagkakuha kayo ng digital TIN ID. And I hope kung may kakilala ka na hindi pa alam kung ano yung gagawin niya sa pag-process ng digital TIN ID, kung without existing TIN or with existing TIN. So, na ang video na ito na sana ay makakatulong sa kanila. And if you have questions, no, do not be hesitant to comment there below, dahil bigyan natin niya ng panahon para masagot ang inyong mga katanungan sa inyong isipan. And dahil hindi ako magdalawang isip, kasi nag-ask kasi si sir sa akin na gagawa daw ako ng tutorial video, kaya hindi ko hinayaan na ma-waste yung time na para matulungan ko siya, kasi I know that he is preparing also what are the steps, no, sa pag-process ng kanyang pagkuha ng digital TIN ID. Siguro si sir wala pa siyang existing TIN. And thank you so much, sir, for commenting and watching my video, and to everyone always supporting me to my journey as influencer. What I mean, like, nagbigay ng information. Yun lang po ang aking maibigay, may tulong. So kung mayroon man akong kulang na hindi pa naisabi dito sa vlog, sa video na ito, you can also share kung mayroon kang idea. So i-share mo dyan sa baba, i-comment mo dyan sa baba, and for us to create a great impact, no, sa ating mga kababayan, na kung meron man akong nasabing medyo kulang, pwede yung i-fill in yung lahat ng mga kulang ko, dahil alam ko naman na kahit ginagawa ko ng lahat, meron pa rin kulang. Char lang.